Umapela ng tulong ang misis ng Koreano na dinukot umano ng isang pulis at iba pang suspect sa Pampanga nung nakaraang taon. Kasabay nito'y pinabulaanan niya ang mga ulat na sangkot sa droga ang kanyang mister. Nakatutok si Rida Reyes. The last thing that she wants to say is please help her to find her husband as soon as possible. Sa kanyang pagharap sa NBI kanina, diretsahan ng umapela ng tulong sa publiko ang may bahay ng nawawalang Korean national na si Ji Ik-ju. October 18 nang dukutin ang Koreanong negosyante sa kanyang bahay sa Angeles, Pampanga. Nangangamba na raw ang mga kaanak ni Ji hindi lang sa kanyang lagay, kundi maging sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. The family needed to relocate their residence and even they are now staying with friends just to be sure that they will not be fall victims also of this kind of schemes. Wala pa mang linaw hanggang sa ngayon kung nasaan man si Ji Ik-ju, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang kanyang mga kaanak. Katunayan, handa silang magbigay ng 100,000 pisong pabuya sa kung sino man ang makapagbibigay impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng biktima. Mariin namang itinanggi ng may bahay ni G ang lumabas na ulat na sangkot umano ang biktima sa iligal na kalakaran ng droga. Nagsanib pwersa na ang NBI-NCR at NBI Task Force Against Illegal Drugs para tutukan ang anggulong pagkakasangkot umano ng isang pulis sa krimen na positibong kinilala sa CCTV footage nang maganap ang pandurukot. We're investigating this case for the purpose of touching on the angle of carnapping and the robbery, and to identify other perpetrators of the crime using the war on drugs to extort money. Kahapon, personal ding humingi ng tulong ang may bahay ni G kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ipinag-utos nito ang manhunt operation para tugisin ang mga suspect na kasama umano ng SPO3 na suspect na pawang hindi muna pinangalanan ng pulisya. Naharap sila sa mga reklamong kidnapping at serious illegal detention. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras.